What's up mga ka-este? This is Putot Este and this is my another video reaction. Okay, so I guess alam naman natin lahat, no? Especially this time, we have this social issue about one YouTuber known. Yeah, he is known, that's why. Kaya sikat siya. And what's this? Issues about tricycle driver. And what happened is that maraming nakaalam, maraming na dismaya sa kanya. Because in the first place, yun nga, yung pag-degrade niya sa mga tricycle driver na dapat mag-focus to mag-work on, kasi nga di daw professional yung mga ganun, yung mga tao. And only to find out this time may video siya na nagsusorry na siya, kaya nga I want to see his video about sa kanyang pagsorry. I don't see his video, yung first video about the issue, kasi wala lang. I want to see his video na nagsusorry siya, and I want to know if kung ano yung laman sa video na nagsusorry siya before we can give our comment, para at least malaman din natin kung ano yung side niya. So let's see. Okay. Wait. Okay. So he is Buknoy. Huh? And what happened? I'm doing my video. Say hi to them. Hi. Okay. I'll let you watch this video later, okay? Okay. So in the first place, hindi ko siya kilala. I don't know him. Pero feeling ko matagal na tong YouTuber, kaya yun, ay marami na siyang na-upload, and I think marami na siyang mga videos, and nice siguro din yung mga videos niya kasi marami nagfa-follow sa kanya. And let's see kung ano yung mga sinasabi niya. Hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Ako po si Buknoy Glamour. For sure kilala niyo na po ako. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil later, Malia. Goodness. Later, okay? Okay, so, sa video niya, sinabi niya, inamin niya na, ayun nga, na hindi niya daw klaro, about yung mga sinabi niya. Okay, inamin niya. Inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero, ayun po, gusto ko lang humingi ng Okay, so sinabi niya na sa mga nagalit sa kanya, na down, na offend, wala po daw siyang minamaliit. So, kitang-kita naman sa kanyang mukha, no, na at least, yung sincerity sa pagsabi niya. And we don't know kung ano ba, bakit, I don't know. So let's see, kung tapusin muna natin kung ano ba. Apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko or sa mga nagawa ko. Gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers, sa mga nasaktan, na-offend, nagalit, na-ines, na-bad trip, na-buwisit, at syempre na-down na tricycle drivers. Wala po akong minamaliit. Sa video na po na yun. Okay, so sinabi niya na wala daw siya, hindi niya intention na magsalita ng negative things about tricycle driver. And yun nga, hindi niya intention. Tapos what's nice is sinabi niya na may close siya ng mga tricycle driver. And maya na nga, sige, tapusin muna natin. Kung panonoodin niyo po yung vlog ko,
malalaman niyo po kung ano yun. Pero kung paniniwalaan niyo po kung ano yung mga video na kumakalat na yun, wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan din po is, wala akong sinasabing mali na gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali na ginugusto ko. And also, wala rin akong gustong sabihin na masama about okay. Tricycle so, drivers. So, we cannot deny the fact na even us, even me, na mismo yung papa ko is tricycle driver. And I'm very proud of that. Then, yun sa mga tao, even me, sa bata pa tayo, yun yung ginagamit natin, yung easiest way to transfer from other places, yung tricycle. And sinabi niya na at least he is true to himself na ano yun nga, nagkakamali siya. Then, you know what, saying sorry is really not easy, you know, kahit na, especially sa social media. Let's finish this bago tayo magbigay ng conclusion. The same time, nung grade 1 pa ako hanggang grade 7, okay, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin, yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, ka-tropa ko, kabugbugan ko minsan at ka-trip ko. Pero sana maintindihan nyo na lahat ng tao nagkakamali. Okay. At ako, nagkamali ako. Pero gusto ko lang din mag-sorry sa lahat ng taong hindi alam yung buong kwento na patuloy pa rin na naninira. Pero sana po, wala na hong mangyaring paninira sa social media dahil wala na po akong ginagamit sa social media sa ngayon. At sabihin ko po sa inyo, wala po akong against sinasabi sa mga tricycle driver, sa mga marangal na nagtatrabaho dyan. Proud ako sa lahat ng tricycle driver at hindi nyo pa for sure nakikita kung ano yung mga pinagagawa kong mabubuti, kundi nakikita nyo is yung mga bad sides na ginagawa. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy pa rin na manonood. At please lang po, huwag na po tayong mag-spread ng fake news dahil mas lalong lumalala po yung tingin sa akin ng ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. At lastly, sorry po. Yun lamang po. Lastly po, huwag po tayong magpaniwala agad sa mga sabi-sabi ng mga fake accounts dyan na nag-i-spread ng fake news. Wala po akong sinasabing ganito dahil hindi po ako ang may account nito. At isa pa ho, hindi na ho ako masyado nagsa-social media ngayon at sobrang hirap isipin, ang hirap damdamin ng mga pinagdadaanan ko ngayon. Okay, so I don't know this na may ganun pala, no? May mga other accounts users na nagpapalaganap ng about issue about him. And I mean hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa 'to, no? Siguro gusto nilang ano, feel ko lang gusto nilang ma-down 'to kasi nga marami na siyang narating. That's why others are happy to see him na ma-down kasi nga yun nga sa sinabi niya. Pero wala po akong sinasabing ganito. So please be aware of this page. Report this page for spreading fake news. At sa mga fake accounts dyan po, please be aware. Alam niyo na po ang tama at mali. At ako po, nagkamali ako. Pero sana kayo din alam niyo kung ano yung tama at mali. Maraming salamat po. And I apologize sincerely. Again, this is Buknoy Glamour. Sorry po, pasensya na. Maraming salamat. And please, lahat po tayo alam na marunong na tayong mag-edit sa lahat ng oras na to. Pero please, stop editing fake conversations na hindi naman po talaga totoo. Kaya sa mga taong pilit pa rin na minamali ako sa mata ng iba, please, hindi, tigilan nyo na po yan. Hindi po kayo nakakatulong sa sitwasyon na nangyayari sa akin ngayon. Sana, ma-feel nyo kung ano yung nafe-feel ni Buknoy Glamour. Pero please lang, stop. Thank you so much po. Okay, so last words niya is, please stop. Please stop. Okay, first and foremost, tao lang siya, no? And second is, nag-sorry na siya. And that is the big impact. Saying sorry to social media is not easy, no? Kahit nasabihin natin na, kaplastikan yan kasi nga, para ma-gain niya uli yung pera niya. Ano pa bang gusto natin, no? Nag-sorry na nga yung tao. And then, I'm not creating this video for fame na
yes ako sa kanya. It's just that yung tao, we're not perfect and we are trying to be perfect. And sometimes we need to correct ourselves and it's not easy to correct ourselves in front of many. Kaya nga, yung confident na ginawa niya sa pagsosorry niya is really, I guess, enough. And to those people naman na hindi makaintindi sa kanya, huwag naman po tayong over, what's this, really acting about sa mga posts niya. Kasi in the first place, we don't know his background. No, we don't know his life. Kung we don't know kung ano ba talaga siya before or anong his family background, why he nagawa yun. Kaya nga, we don't have the right to say, to judge someone or to judge the person accordingly or sa yun lang sa nakikita natin, kasi we don't know him. Even me, I don't know him, but that word sorry is enough for me. It's a really big word for me kung may taong nagsasorry sa iyo. I don't care if it is heartily or not, the fact na nagsorry siya, it's enough. And sa mga bashers naman dun na gumagawa ng issue about him, hopefully let's stop doing it na, kasi it can really helps, no? Hindi yan makakatulong. And I know this person, marami na siyang naitulong. And siguro aside from posting his videos sa vlog niya, siguro may mga behind doon na mga tulong niya na hindi niya need to post. Kasi may mga tao talaga na ganyan na no need to post everything, especially those na alam mo na yung mga helping situation. And I know sa YouTube world na we are here to help, especially sa mga bago pa lang. And hopefully stop na yung bashing. I know I even those people na nagbabash dyan, yung mga starting YouTuber pa or yung mga malalaki na yung bahay, hopefully kanang let's be open minded din. And we are human again, we sometimes do mistakes and we're not perfect. And to Buknoy, hopefully you've learned lesson about what you did, and hopefully you continue serving people, especially to your people under your barangay, and share your blessings always. And I know you're a good person, and keep it up, more videos and more clips para at least maraming ma-inspired na tao. And sa mga iba naman na mga more comments about him, hopefully before we do comment about his lapses, let's check first muna yung sarili natin. Yan lang. And to those people po, especially those who followed my channel, thanks for your visit. And if you have another video reaction request, don't forget to drop your comment below. Just comment below and let's see what's next. Let's see what happens next. Thank you.